Ian Chan and welcome back to my channel. Yon, at syempre kung bago ka dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update ka sa aming every upload. And yun na nga guys, for today's video ay meron tayong isang mainit-init na pag-uusapan. Isa sa pinaka mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, specifically sa Facebook. Actually, kahapon ko pa napanood yung video na to. Kaso may pasok ako kaya hindi ako nakapagawa ng video. So ngayon, panoorin natin ulit siya dahil talaga namang nag-init din ang punong tenga ko dito. Oo. At habang nakikita ko ngayon mga reaction ng ibang mga YouTube vloggers or iba pang mga social media influencer ay ramdam na ramdam ko din talaga yung galit nila sa video na ito. So, this is in regards with Boknoy Glamour. Isa daw siyang social media influencer, YouTube vlogger. At meron siyang, nag-live yata siya sa Facebook, parang ganon. Tapos, meron siyang hindi magandang salita na binitawan. So, yun guys, panoorin natin yung video ito. Sabihin sa inyo is, wag na wag kayong sumukong mangarap, wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello! Ayan kuya, sikat ka na! So, ayun guys. Kaya naman talaga naiintindihan ko naman talaga yung galit ng ibang mga social media influencer. Dahil, unang-una, ako, hindi ako malaking, hindi ako sikat na social media influencer. I don't even have 1,000 of subscribers sa YouTube. At syempre, hindi naman din ako sikat na vlogger. Pero, yung ginawa niyang ito ay wrong move naman talaga. Oo, sobrang mali naman din, no? Kasi syempre, kahit sabihin natin na, hindi ko naman siya kilala personally eh. Actually, hindi ko nga din alam na social media influencer pala ito eh. Nakikita ko lang siya sa TikTok, pero hindi ko masyadong pansin yung ang mga videos niya sa YouTube. So, yon. Napanood ko kasi yung mga reaction nila Madam Kilay, mga reaction yung post ni Kong TV, basta yung iba pa mga vlogger. Galit na galit talaga sila as in lalo na si Madam Kilay. Oo, napanood ko yung video niya na. Syempre nga naman Boknoy, ano, Boknoy Glamour, 'yun po yung pangalan ng channel niya. Unang-una, sabihin na natin na sige, meron kang 100,000 of subscribers, parang 400,000, 480,000 subscribers yata yung meron ka sa channel mo, no? So, ang ibig sabihin ay maraming tao ang naniniwala sa'yo at maraming tao ang humahanga sa kakayahan mo sa pag-create ng content ng mga video mo sa YouTube. So, ngayon, sa ginawa mong to, sa mga binitawan mong salitang ito ay hindi mo masisisi ang mga tao kung bakit kanila tatalikuran. Dahil unang-una nga naman, yung pagbitaw mo ng salita na wala kayong mararating sa buhay tulad nito, sabay turo mo doon sa tricycle driver na walang kaalam-alam na niloloko mo na siya o tinatarantado mo siya, 'di ba? Girl, wrong move ka naman doon. Unang-una sa 480,000 subscribers mo, Boknoy, marami diyan ay anak ng tricycle driver. And meron pang ang iba diyan na tricycle driver mismo. So anong i-expect mo na magiging response nila pag napanood nila yung video mo na to, 'di ba? Para kasing tinuldukan mo yung pangarap ng tao. Parang sinabi mo na tulad ng tricycle driver na to. Tapos girl, tumawa ka pa at the end. Inis na inis din ako doon sa tawa mo nung sinabi mo pa na ayan kuya, hi ka sa vlog ko. Ayan, sikat ka na, ha, ha, ha. Parang utang na loob pa ng tao ng tricycle driver na yun sa'yo na ginago mo siya. Girl, sana inisip mo muna bago mo binitawan. O sige, sabihin natin naging bobo ka ng mga pagkakataong yun. Naging sarado yung utak mo ng mga oras na yun. Pero alam mo, hindi mo rin kasi masisisi yung mga tao kung tatalikuran ka nila right away after mapanood tong video mo na to. Dahil, girl, masakit yung sinabi mo. As in, alam mo ba
yung katayuan ng tricycle driver na yon sa buhay? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ng taong yon? Alam mo ba kung anong pamilya ang meron yung tricycle driver na yon? Baka hindi mo nalalaman na, gaya nga ng sinabi ni Madam Kilay, yung tricycle driver na yon nakapagpatapos ng anak. Baka yung tricycle driver na yon ay nagpapakain ng 5 anak. Baka yung tricycle driver na yon ay mayroong malaking bahay or mayroong maayos na bahay na pinagawa niya dahil or bunga ng pagta-tricycle niya or bunga ng pamamasada niya. Hindi mo man lang ba naisip na yung tricycle driver na yon ay maaaring mapanood yung video mo at may puso yon na masasaktan. Diba? So, yun. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao kung bakit magagalit sila sa'yo. So, from 480,000 subscribers, nakakalungkot man, no? Naaawa, hindi pala, oh sige, sabihin natin, naaawa ako sa katayuan mo ngayon because of from 480,000 subscribers down to 194,000 subscribers. Girl, alam mo naman kung ano yung mundong ginagalawa natin, di ba? So, isang pagkakamali mo lang, di ba? Kaya dapat mas lalo kang maging maingat, dapat mas lalo kang maging mapanuri sa bawat gagawin mo, sa bawat sasabihin mo. Kasi, ayun nga, sige, you are taking the ownership of, or you are being entitled na sa pagiging social media influencer. So, ibig sabihin, impluensya ka. Nag-i-impluensya ka sa maraming tao, nag-i-impluensya ka sa mga nanonood sa'yo. And, dapat mas iniisip mong mabuti kung ano yung mga bibitawan mo. Dahil maaring gayahin ka ng iba, maaring lalo na yung mga batang nakakapanood, if ever man na may mga batang nakakapanood, which is hindi malayong nangyayari dahil syempre social media yan. So kahit sino may access, diba? So maaring yung mga batang makakapanood sa'yo na yun ay gayahin ka. Gusto mo ba na ang edad 12 anyos, 14 anyos, 16 anyos ay magbibitaw din ng salitang wala kayong mararating sa buhay gaya ng tricycle driver na to. Diba, girl? Sana naisip mo yun. Oo. So, nakakalungkot nga lang dahil, yun nga, yung impact nun sa tao is pangit. Diba? So, yun. And, sana, ako naman, alam ko naman din na wala pa ako sa lugar or wala pa ako sa ganong posisyon dahil hindi nga ako sikat na social media influencer din naman para sabihin sa'yo to. Pero sige, bibigyan din kita ng kaunting payo dahil since bata ka pa naman, Buknoy. Diba? Ang dami mong pang haharapin, ang layo pa ng tatakbuhin mo. So, natapos yung pagkakamaling yon, hindi mo naman kailangan humingi ng tawad sa tao eh. Hindi mo kailangan gumawa ng video at sabihin mo na nagsosorry po ako sa mga nasaktan, sa ganito or sa ganyan. Hindi naman ganun, girl eh. So, ang pinapayo ko sa'yo is hanapin mo yung tricycle driver na isinama mo doon sa video mo at sa kanya ka humingi ng tawad. At kung maaari din sana, pakikausap mo yung pamilya niya or yung mga anak niya dahil kung meron mang unang nasaktan doon, kasi yung tricycle driver na yon, sabihin natin na hindi niya masyadong pinansin yon. Pero yung pamilya niya, yung mga anak niya na pinag-aaral niya or kung meron siyang anak na napagtapos, girl, sinisigurado ko sa iyo 101 or 110% sinaktan mo yung damdamin ng mga anak niyang yon. So, hanapin mo yung taong yon, humingi ka ng tawad, humingi ka ng dispensa, humingi ka ng paumanhin, or kung ano mang word ang maaari nating ipantay sa salitang humingi ka ng tawad, gawin mo. Dahil, aminin mo yung pagkakamali mo. Take the ownership of the mistake na nagawa mo, or doon sa mali mong nasabi sa tricycle driver na yon. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa publiko. Dahil unang-una, hindi naman sila, hindi naman sila yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Okay? Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay yung mismong taong nasaktan mo. And
Bilang ako, bago lang naman ako dito sa YouTube. Ano ba naman ang i-share ko sa iyo, 'di ba? Na experience ko dito sa pagba-vlog o sa pag-create ng content dito sa YouTube. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, girl, is always try to look back, 'di ba? Sabihin natin na oo, meron nang naging bunga lahat ng paghihirap mo. Meron ng bunga, naging bunga lahat ng pagpupuyat mo sa paggawa ng videos or what. Lingunin mo pa din kung saan ka nang galing. Lingunin mo pa din kung saan ka nagsimula. Dahil pag hindi mo ginawa 'yon, pag hindi mo ginawa 'yung mga bagay na 'yon, hindi ko alam kung saan ka pupunta, dahil syempre pangarap mo 'yan, daan mo 'yan eh. Pero yun nga, 'di ba? Kasabihan nga 'yun eh, 'di ba? Na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. So, 'yun lang 'yung lagi mong ilagay sa puso at sa isip mo, kung ano ka dati, manatili ka sa ugaling 'yon. Kung nakikita mo na umaangat ka na ngayon, panatilihin mo pa din na nakatapa ka sa lupa. Okay? At sana patuloy pa din na mag-grow ka, and syempre hindi ko naman ihilingin ang masama para sa iyo. Ayun lang, sana matuto ka lang sa mga pagkakamaling na gawa mo, at sana sa mga pagkakamaling 'yon, patuloy mo na i-build ulit yung sarili mo sa mga tao. Yun. And I'm wishing you more success pa din, syempre, dahil alam ko pangarap mo yan eh, di ba? So yun, ingat-ingat sa mga gagawin, mag-iingat sa mga sasabihin, at syempre, ingatan din ang damdamin ng kapwa. Okay, para mabubuhay tayo ng masaya araw-araw. So yun lang, and bago ko tapusin tong video na to, guys, let's go back to the track ng ating content. Ayun, medyo umangat lang talaga ang mga presyo natin dahil sa mga video niyan. Oo, maraming nasasaktan kasi, no? So, yun. Ayun, so balik na tayo dito sa aking channel. Tsaka na natin pag-usapan ulit si Bokdoy. Yun nga, i-announce ko lang din po sa video na to na this coming Friday afternoon at exactly 5 p.m. ay magkakaroon po ako ng live sa aking Facebook page. Ayan, at i-share ko na din yun sa aking Facebook account mismo, sa personal Facebook account ko. Para po sa ating first giveaways ng ating mga loads, at iba pa po nating mga giveaways na galing sa ating napakababait na mga sponsors. Ayan, guys, at pakatutukan nyo lang po ang mga video pa na i-upload namin, at syempre huwag po kayong magsasawang sumuporta. Ayun, at syempre like and share, comment kung carry, ganun. Meron pa kayong mga iba pang mga suggestions. Yun. So, yun lang, guys. Excuse me. Yun lang, guys. Maraming salamat. And once again, huwag po kalimutan mag-subscribe. Muli, dito po si Ian Chan. Pero bago yan, follow nyo pa po muna kami sa iba pa naming social media accounts like Twitter, Instagram, and Facebook. So yan, maraming salamat po muli. This is Ian Chan, and you have a great and wonderful rest of the day. Bye-bye!